ang isa sa pinaka-inaabang boksingero ngayon na nabigyan ng pagkakataon makaharap ang pound-for-pound bantamweight champion na si Naoya Inoue. Tinaguri ang hot and spicy dahil sa dalang anghang ng suntok ng kaliwat kanang kamao nito. Tama nga bang desisyon at siyang napili nang inaalaga ang kampiyon? Ating pag-usapan. Pero bago yan, ilike mo muna at pindutin ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa mga astig at to the next level na sports news. Michael Dasmarinas, ang 28 anyos na Pinoy slugger na tubong Pili, Camarines Sur. May kartadang 30 panalo na 20 dito ay via knockout, may isang draw at 2 lamang natalo. Former IBO World Bantamweight Champion at kasalukuyang number 1 contender sa IBF title na hawak ng undefeated unified champion ng Japan at tinugurian pang The Monster na si Naoya Inoue. Si Inoue ay ang kampiyong mainit sa mata ng mga Pilipinong boksingero ngayon na ilang beses na dinayo ng mga Pinoy at sinubukang talunin ngunit nabigulang lahat nang siya'y makatapat. Isa na dyan at pinakakilala na nga ay ang Pinoy 4 Division Champion na si Nonito Donaire. Ang tinaguriang Filipino Flash ay ang pinakamalakas at ang nooy inaasahan sanang puputol na sa winning streak nito ngunit ibang klase talaga ang bilis, tibay at lakas ng halimaw na to. Nakatakda naman ito sana harapin noong 2020 ng isa pang Pinoy na kampiyon at pinakamaangas sa lahat na si John Riel Casimero. Ang bantamweight champion na ngayon 3 division champion na ay nananalasa ngayon sa Amerika at may 6 na sunod na panalong puro knockout pa. Ang tapatan ng tinaguriang Monster at Cuadro Alas ay inaasahang isa sa pinakamalakisan ng unification bout nung taong yon ngunit halatang inayawan ng kampo ni Inoue at ang dapat kasado na itinalikuran na lang para tsak na kapahamakan ay maiwasan. Lumipas nga ang ilang buwan, ngayon naman ay kinasa na ang laban kontra naman sa isang Filipino contender na si Michael Dasmarinas. Si Dasmarinas ay ang mandatory challenger sa isang hawak niyang korona na obligado niyang harapin para ang IBF na titulo ay manatili sa kanya. Isang laban muli kontra Pinoy na sa tingin nila'y kaya't mas magaan para ang walang bahid na record ay patuloy maalagaan. Yan ang akala nila. Bagamat si Dasmarinas ang isa sa mga Pinoy bantamweights na di masyado kilala, itong ating bata ay di basta-basta. Bagamat unang beses sa sabak sa Amerika, si Dasmarinas ay ilang beses na rin sumabak abroad at patuloy na nakapagtatala ng impresibong record. Sapat na rin ang eksperyensya at ilang kalidad na laban na rin ang sumubok sa ating pambato. Isa na dyan ay kontra sa dating European bantamweight champion na si Karim Gerfi. Isa sa pinakamabigat na pagsubok kontra sa agresibong French boxer na buong laban ay di tumitigil sa pagsugod. Mabigat man ang binabato ng kalaban niyang ito, ay mabibigat din naman ang sinusukli niya dito. At magandang evasive maneuvers ang pinamalas para iwasan ang mga atake nito. Masipag bumato at malulutong na body shots ang walang tigil na pinakawalan nito. Kaya sumabay at di aatras makipag-toe-to-toe kung kailangan at siguradong tatapusing malakas ang every round. Magalaw at maganda ang footwork at may one punch knockout power na kayang tapusin sinuman sa kanyang harapan. Naging IBO Bantamweight World Champion at nakatatlong laban pa sumunod na taon at ngayon sa wakas sasalang na kontra sa pangarap na kampiyon. Sa huli nitong interview kamakailan ay matagal niya na nga daw pinagdadasal ang isang malaking laban tulad nito at di sasayangin ang oportunidad na siya'y makilala na at sumikat bigla. Maraming man daw nagmamaliit sa kanyang tsansa ay lubos pa rin ang pasasalamat nito kung meron mang iilan naniniwala sa kanyang kakayahan. Ginagawa niya nga itong motibasyon para parusahan ng gusto ang sarili sa ensayo nang sa ganoy mapalitan ng duda sa kanya at ngayon ay maiuwi pa ang inaasam na korona. Alam namang pound for pound ito si Naoya kaya naman mas mataas na antas ang ensayong ginagawa nila at sa pagkakataong ito nga daw ay 3 trainers pa ang humahawak sa kanya. Kung si Casimero nga daw ang tatanungin, ay buo pa rin ang suporta niya sa kapwa Pinoy at tiwalang may sapat na lakas ito para i-knockout ang hapon. Dagdagan lang daw ang pagka-agresibo at huwag na huwag hayaang umabot ng 12 rounds to at sigurado sa desisyon, siya ay dehado. Di man daw to si Naoya umabot pa sa kanya, ay masayang Pinoy pa rin ang makakapag-uwi ng panalo at madala ang tinatawag niyang Japanese turtle kakatago sa kanya. Kayo, ano sa palagay nyo? Si Dasmarinas ba ay isang sapat na challenge lang at tulad ng ibang Pinoy uuwing biktima lang sa kamay ni Naoya? O siya na ang tatapos sa pamamayagpag nito
at maging sunod na instant superstar tulad ng Yari kay Pacquiao. Kaya suporta tayo mga kababayan, pagkat tahimik man daw siya, ay asahang ginagawa lahat para sa darating na Hunyo, siya ay makapanggulat. Isang pagkakataong bihira lang dumating sa lahat, kaya naman para sa pamilya at bayan, lalaban at ibibigay lahat.